Magbabalik eskwela ang ilang estudyante na nag-aaral ng medisina ayon sa Commission on Higher Education. Ano-ano nga bang mga college academic program ang inaprubahan sa limited face-to-face learning ngayong umiiral pa rin ang pandemya? Tatalakayin natin yan kasama ang Officer in Charge Director ng Commission on Higher Education Region 1, Dr. Rogelio Galera Jr. Good morning po, Sir JR, and welcome po sa Mornings with GMA Regional TV. Hi, Ms. Ara. Magandang umaga. Mornings with GMA Regional TV. Nako, sir. Thank you very much for your time, ha? Kamusta po kayo at ang tanggapan ng Commission on Higher Education Region 1? Mabuti naman po, ang Commission on Higher Education Regional Office 1 ay kasalukuyan pong umiikot sa ating mga higher education institutions dito ho sa Region 1 upang sila po ay kumustahin at nag-start na po ang second semester academic year 2021. Sir JR, ngayon nga pong aprobado na ng DOH at CHED ang face-to-face classes para po sa mga kumukuha ng medical courses. Ano-ano po yung mga academic program na pinayagan ng magbalik eskwela? Opo, according po sa ating CHED DOH Joint Memorandum Circular 2021-001, ang mga programa lamang ho na pwedeng magbalik for the limited face-to-face ay ang medicine, ang nursing, ang medtech, ang physical therapy, midwifery, at ang public health. Ito pong anim na degree programs po ay papayagan ng komisyon upang sila po ay magkaroon ng limited face-to-face. Okay po, malinaw po yan, sir. Pero dito po sa Rehiyong 1, ano po ang mga requirement na kakailanganin para mag-conduct po ng face-to-face classes ang mga university and colleges? Lahat po ng requirements na nakapaloob sa CHED DOH Joint Memorandum Circular 2021-001 ay kailangan pong i-comply ng ating mga higher education institutions. Kasama po dyan yung cover letter na nagsisignify po sila ng kanilang kahandaan and readiness na mag-start po ng kanilang klase for limited face-to-face. Kasama din po dyan, mayroon po tayong mahabang checklist na nakapaloob po doon sa Joint Memorandum Circular. Sir, sa ngayon po ba may approved universities and colleges na po ba tayo sa rehiyon at paano po ang monitoring ng CHED sa mga universidad para masigurado na naipatutupad po ang health and safety protocols? Sa ngayon po, wala pa ho tayong mga eskwelahang na nag-apply para ho dito sa limited face-to-face. Although, kalalabas nga po itong ating guidelines. Ngunit ang ating pong mga eskwelahan ay naabisuhan na po natin last week nung ako po ay nakipag-meeting sa mga presidente at tagapamahala po ng mga eskwelahan dito po sa Region 1. Sa mga estudyante naman po, may mga kailangan bang ipasa na requirements para makapag-attend po ng face-to-face classes? Ang importante po sa ating mga estudyante, kailangan enrolled sila doon sa mga kurso na nabanggit ko. Dahil kung hindi po sila enrolled doon, ay hindi po sila papayagan na papasok sa eskwelahan. Ang hihilingin din po natin sa mga estudyante kung sila ay mapayagan na magkaroon ng limited face-to-face. Dahil alam mo, Ms. Ara, marami hong tumatawag sa opisina, maraming nag-i-email, marami hong nag-text na parang kailangan na daw nilang pumasok ng eskwelahan dahil nga ho, may mga laboratory requirements na hindi pwedeng isagawa online. Sir, ilang estudyante po ang allowed per class? Depende po yan, ano po. Doon sa dati na ginagawa natin, yung traditional system na bago pa pandemic, ang isang klase umaabot minsan ng 50, no? 50 students in a class. Ngayon ay magbabago na po yan dahil kinakailangan pong sumunod ang ating mga eskwelahan sa mga health protocols. Kasama po dyan ang 1.5 meters na distancing sa bawat mga estudyante. Kasama din po dyan yung kailangang may barrier between the student. Kapag nagtuturo yung teacher, dapat may barrier sa pagitan niya. Okay po, panghuli na lang, Sir JR. Ano po ang mensahe niyo sa ating mga manonood this morning? Okay po. So, itong pandemya pong ito ay nagdulot sa atin no ng hindi magandang karanasan. Hindi magandang karanasan sa bawat isa sa atin dahil it brought mental, psychological, emotional stress sa atin pong lahat. Ngunit
katulad ho lang palagi kong sinasabi sa ating mga estudyante, hindi dapat ito ang papatay sa ating pangarap na makapag-aral, dahil we need to continue learning, and the Commission on Higher Education Regional Office 1 will be with you. We will continue learning as one. Maraming salamat po sa pagkakataon. Thank you very much po, and have a great day, sir. Stay safe po. Maraming salamat. Bye-bye. Nakasama natin ang Officer in Charge Director ng Commission on Higher Education Region 1, Dr. Rogelio Galera Jr. Diyan lamang po kayo. Mornings with GMA Regional TV. We'll be right back. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.